Alam ko na po-frustrate ka na dahil kokonti ang views at subscribers mo. Sa videong ito, susolusyunan natin yan. At sasabihin ko ang 10 bagay na dapat hindi mo ginagawa as vlogger. Alright? Tutulungan ko kayo mga katagumpay dahil ito ang 10 bagay na palagi kong napapansin at aking pinagdaanan din nung ako ay nagsisimula pa lang. Alright? Pag-usapan na natin ito. Let's go! Ang una sa ating listahan mga katagumpay is not looking at the lens. Okay? Ito yung problema ko rin before na kapag ako ay nakatingin sa camera, nakatingin ako sa viewfinder. Yun yung screen mo na nakaharap sa'yo. Kapag nagbo-vlog ka, dun ka nakatingin, which is wrong. Dapat magkaroon ka ng contact sa iyong mga viewers. Kailangan tumingin ka sa lente mo. Dahil paano mo nga naman kakausapin ng isang tao kung nakatingin ka sa kanyang noo? Alright? Dapat eye-to-eye contact tayong dalawa para mas lalo nilang madama ang gusto mong sabihin. Alright? Yun ang una sa ating listahan, mga katagumpay. At ang pangalawa ay spamming comments. Ito yung mga nagko-comment sa'yo na sub-to-sub. Sub-to-sub tayo, which is wrong. Mga katagumpay, yun ay parang pinilit mo lang silang mag-subscribe sa'yo at kumuha ka lang ng audience dahil pinilit mo. Mas maganda yung na-discover ka nila dahil sa mga content mo. Okay? Dahil malalaman din ni YouTube na ang lahat ng subscribers mo ay pinili ka dahil lang sa sub-to-sub. Which is wrong. Dapat maging aware kayo doon. Huwag na huwag kayong papatol sa sub-to-sub. Okay? Maling-mali yun. Alright? Pinapadali lang nila yung sitwasyon pero hindi kayo makakagawa ng magandang content at hindi sila legit na viewers mo o audience mo dahil nag-sub-to-sub lang kayo. Alright? Yun ang ating pangalawa. Ang ating pangatlo ay confusing YouTube title. Okay mga katagumpay, paano ko ba i-explain to? Okay, kung ano ang content mo, dapat yun din ang YouTube title mo. Alright, maging magaling ka sa YouTube title. Dahil halimbawa, kung ang YouTube title mo ay magkaiba sa content mo, marahil hindi ka i-subscribe or hindi mo sila maging legit na viewers. Okay? Which is, naging issue din yan before dahil yung mga clickbaits. Magkaiba yung title nila doon sa content or magkaiba yung thumbnail nila sa content. Okay? Maging aware tayo doon. Yun ang isang bagay na huwag mong gagawin. Alright? Okay na tayo sa pangatlo. Ang pang-apat natin ay being inconsistent. Okay mga katagumpay, parang teleserye yan. Kapag nanonood ka ng TV, di ba after mong manood ng isang segment, may susunod doon ang susunod. Alright? Pinapakita nila yung susunod. Okay, hindi ko sinasabi na kailangan parang travel vlogs. Okay, parang travel vlogs, ganun na rin yung gagawin mo. Okay, kung magkakaiba yung content mo, siguro, in 1 week, siguro ito yung pinaka-minimum. Dapat may isa kang upload. Okay? Kailangan mo magkaroon ng connection sa audience mo. Huwag mo silang papabayaan. Okay? Kailangan maging consistent ka. Dahil kapag ka pinasok mo si YouTube, dapat consistent ka sa uploading. Palagi kang merong good content para palagi ka nilang aabangan. Tanda mo, hindi ka aabangan ng mga subscribers mo kung uploading mo ay once a month. Alright? Tatama rin silang manood sa'yo. Okay? Dapat kailangan ka nilang aabangan. Kailangan may thrill. Kailangan na consistent yung pag-upload mo. Okay? Okay tayo doon? Ito ang panglima mga katagumpay. Weak intros. Alright? Mga katagumpay, hindi ko sinasabi na kailangan ang intro ng vlog nyo ay umabot ng 20 seconds. Alright? Kasi tatama rin na silang panoodin ka kung ang napakahaba ng intro mo. Alright? Dapat siguro 5 to 10 seconds, okay na yun. Yung akin, siguro mga nasa 12 to 13 yun. Alright? Okay na yun. Dahil kung sobrang haba ng intro mo, ay nako, hindi ka nila papanoodin. Pasok tayo sa pang-anim mga katagumpay. Ang pang-anim na dapat hindi mo gawin ay distracting backgrounds. Okay? What is distracting backgrounds? Mga katagumpay, kapag nagbablog ka, tapos maingay sa likod mo, may nagchichismisan sa likod mo, yun ang distracting backgrounds. O kaya may maingay, may nagbibideo, okay? Okay? Yun ang makakasira sa vlog mo dahil marami silang naririnig eh. Hindi sila focus dun sa content mo. Okay? Dapat focus lang sila dun sa sinasabi mo. Kung may naririnig silang iba, pwede makadistract yun sa panonood nila sa'yo at hindi ka na nila panoodin. Okay? Punta ka lang sa isang lugar, halimbawa sa kwarto mo, para ma-explain mo ng ayos yung content mo,
kung tutorials man yan or tips, dapat ganun. Okay? Okay ba tayo doon? Sa pang-anim? Okay, pasok tayo sa pang-pito mga katagumpay. Ang pang-pito sa listahan natin mga katagumpay ay bad AVL. Audio, video, lightning. Alright, hindi ko sinasabi na kailangan natin ng expensive na mga gamit tulad ng mga lightning at mga mic na mamahalin dahil nag-start lang naman ako sa phone. Ang sinasabi ko dito ay dapat pumili ka ng lugar at pumili ka ng hindi maingay, wala tong pinagkaiba sa distracting background. Pumili ka ng lugar na komportable ang manonood sa'yo. Okay? Kailangan mo maging creative. Kahit mga cheap na bagay, dapat magawin mo ng paraan na maging maganda sa mata ng viewers mo para i-subscribe ka nila. Okay mga katagumpay? Ayos ba yung pang-pito natin? Alright? Basok tayo sa pang-walo. Ang pang-walo natin mga katagumpay ay low energy. Low. Low energy. Mga katagumpay, tuturo ko sa'yo. Ha! Ito yung low energy mga katagumpay. Kapag nagagawa ka ng video, nakakatamad panoorin kapag inaantok yung pinapanood mo. Nakakatamad panoorin kapag yung pinapanood mo ay walang energy. Sino nakakilala kay Kong TV? Diba kapag nag-intro siya, talagang tatapusin mo yung video. Tatapusin mo hanggang huli. Alright? Meron pa ako isang tips na hindi kasama dito dahil bad to it. Ito yung isang tip. Dapat magaling kayo sa jump cuts. Okay? Kapag may dull moments kayo sa vlogging nyo, dapat kinakat nyo na yon. Or may mga moment kayo na wala naman kayong ginagawa, ikat nyo na yon. Which is, kung hindi naman talaga kasama sa vlogging nyo, or wala naman talaga kayo dapat ipakita sa segment na yon, ikat nyo na. Alright? Dapat tuloy-tuloy yung video para hindi tama rin yung viewers nyo. Okay? Dapat pag-aralan nyo yung jump cuts. Yung mga dull moments, ikat nyo na lang ikat. Dapat tuloy-tuloy yung usapan natin. Alright? Okay ba tayo doon? Pasok na tayo sa pang siya mga katagumpay. Pero bago yan, dun sa mga bago pa lang nakakapanood sa channel ko mga katagumpay, i-click nyo na yung subscribe button at bell notification para ma-notify nyo na natin. Alright? Pasok tayo pang siyam sa pang siyam mga katagumpay. Ang pang siyam natin, mga katagumpay, ito ang maling ginagawa palagi ng mga bagong YouTubers mga katols. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto agad nilang ma-monetize nang sa napakaagang panahon. Okay, mga katagumpay, let's say meron ka ng 1K sub at 4,000 watch hours at pwede ka na mag-monetize. Okay, turn on mo. Tapos gumawa ka ng video na 30 minutes. Tapos nilagyan mo every 2 minutes ng cuts ng pasok ng AdSense. Which is ang subscriber mo pa lang ay 1,000. Tatama rin sila. Kasi kung konti pa yung viewers mo, nilalagyan mo na agad ng AdSense. Okay, ang AdSense ay yun ang pumapasok sa segment ng video mo, sa content mo, para ma-stop yung video mo at kumita ka ng pera. Okay, paano dadami ang viewers mo kung nilalagyan mo na agad or excited ka na agad lagyan yung content mo ng monetization? Alright, tanggalin mo muna yon. Ang technique dyan mga katagumpay, palawakin mo muna yung audience mo, padabihin mo muna yung views. Alright, dahil kung marami nang nanonood sa'yo, ibig sabihin, consistent na yung channel mo. Matibay na yung channel mo. Kapag ka okay na yon, saka mo siya pasukan ng ads. Alright? Yun ang magandang bagay na dapat mong gawin. Kailan ba? Siguro, 3K to 5K, pwede na. Pero yung 1K, 2K to 5, siguro tingin ko, huwag naman kayo ma-offend, mahina pa yon. Alright? Kailangan, idiin nyo muna. Pakilala muna kayo. Alright? Pasok tayo sa pang-sampu mga katagumpay. Let's go! Ang pang-sampu natin ay impatient. Mga katagumpay, ito ang sakit ng ilang small YouTubers. From 100 subscribers to 500 subscribers, ayun yung critical days na sumusuko ang isang YouTubers. Mga katagumpay, parang pag-aaral yan. Kung pangarap kong maging isang YouTubers, dapat patience. Okay? Kailangan meron kang apoy sa puso mo na kailangan tapusin ko to. Kailangan ilaban ko to kasi sinimulan ko to. Okay mga katagumpay? Gusto ko lang magbigay sa inyo ng tips na kung pangarap mong maging isang YouTubers, kailangan marunong kang mag-antay. Para pa pamahalan yan. Alright, kailangan mo mag-antay kasi hindi ganun quick ang YouTube. Walang hack ki YouTube. Walang parang networking ki YouTube. Walang daya ki YouTube. Iyan ang ilagay nyo sa isip nyo. Okay?
Yun lang mga katagumpay. Sana nakatulong sa inyo ang 10 bagay na dapat hindi mo ginagawa as YouTubers. Okay? Kita-kits tayo sa mga susunod ko pang video ulit. Sa mga subscriber ko dyan, maraming maraming salamat sa panonood. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko at hindi pa katagumpay, please click the subscribe button and bell notification para palagi kayong ma-notify sa channel ko. Alright? Maraming maraming salamat mga katagumpay. This is your man, JayTV. Hey! Thank you sa panonood. See you next bit. Bye-bye! You are watching JayTV. Please click the subscribe button and notification bell. You are now certified KaTagumpay, 31 of 31.